Mahina. Walang hanggan ang potensyal ng tao para matuto at makaimbento ng mga bagay para mas mapagbuti ang buhay nito. May ilan na tinutuklas ang mga bagay para makatipid at makaiwas sa napakalaking gastos. May ilan naman na ang layunin ay linisin ang polusyon ng mundo o pangalagaan ng kalusugan, habang may ilan na ginagawa ito para sa pera. Hindi kaya ang rason na handang piliin ng tao. Sa likod ng tubig na pwede gawing gasolina. Ang video na iyong napapanood ay isang aktwal na pagpapaandar at pagpapatakbo sa isang motorsiklo na ang ginamit na gasolina ay tubig. At tama, hindi na nga din bago ang balitang ito. Sa tuwing may mga bagong mukha na nakakadiskubre nito, hindi naman nabibigo na mapahanga ang madla. Sa katunayan, lagi itong umaani ng napakalawak na atensyon o viewers engagement sa social media. Muli nating naispatan ang isang karapat dapat na kwento, at sa pagkakataong ito, ang infographics ay ibabahagi ang ilang detalye nito, ano ang prosesong pinagdadaanan nito at mekanismo na nagagawa sa isang makina. Siya si Kuya Marcelo, isang tindero na mula sa Mandaue City, dating OFW, na nakadiskubre ng water fuel. Ayon sa inventor nito na si Kuya Marcelo, distilled water ang tanging tubig na pwedeng gamitin para sa water fuel. Distilled water, maganda talaga yan. Yung may halong chlorine, hindi pwede. Ang regular na gasolina na kumukonsumo ng 300 pesos ay kayang tumakbo ng layong hanggang 160 kilometers, di hamak na mas mahal kung ikukumpara sa 1,400 ml na litro ng tubig na ang halaga lamang ay 60 pesos. Parehong layo ng distansya na ilalakbay ng motor, 160 kilometer na mas mura kaysa sa 300 pesos na gastos sa regular na gasolina. Sa siyentipiko at agham na pagpapaliwanag, ang tubig o H2O simple sa chemical properties ay binubuo ng dalawang elemento, ang hydrogen at ang oxygen. Magkasama o magkakapit ng dalawang property na ito, pero may natatanging proseso upang mapaghiwalay ang hydrogen na highly combustible at siya namang formula upang mapaandar ang isang sasakyan na may makina. Ang motor ni Kuya Marcelo ay isang halimbawa ng motor na magpapatunay sa mekanismong kayang magpaandar ng makina gamit ang water fuel. Ang kanyang water fuel na naimbento ay may mekanismong gawing hydrogen-based ignition, pagpapaandar ng isang makina. Ang distilled water ay isinali ni Kuya Marcelo sa isang canister tube. Transparent ang lalagyan na ito. Ang nailagay na potassium hydroxide na nakakabit sa baterya ng motor ang magsisilbing catalyst sa distilled water. Matapos mapaandar ang motor, bubula ang tubig at dito nangyayari ang chemical reaction. Ang hydrogen ay maililipat sa kulay green canister na ito. Ang naipukod o na-filter na hydrogen ang siya namang nakakonekta sa karburador na nagpapaandar sa mekanismo ng kanyang motor. Kung iisipin, parang ang formula ay napakasimple. Potassium hydroxide, distilled water, baterya, karburador at isang henyong ideya para maggamit ang hydrogen property ng tubig. Maibukod ito at gamiting combustible source of energy
para mapagana ang motorsiklo. Naglagay ako ng tubig, naglagay ako ng isang tablespoon na potassium hydroxide. Inaalog-alog ko, inagyan ko ng wire, negative-positive, di pwede pag may sinaw. Sineswitch ko yung battery, gumagana siya, nadoon ko natuklasan na tumigilos talaga yung electrolyte. Sa viral post na ito, bineritika na tunay ang impensyon, pinahandar at pinatakbo ang motorsiklo para patunayang walang hokus-pokus dito. Sa pagsunod sa motorsiklo ni Kuya Marcelo, kapansin-pansin na halos walang pinag-iba ang nagagawa nitong ingay kumpara sa motor na ginamitan ng regular na gasolina. At ang nakakabilib, wala ding maitim na usok na makikitang lumalabas sa tambutso nito. Di hamak na mas mura, mas epesyente at mas may pakinabang sa kalikasan. Maganda talaga ang water fuel sa major yard natin dahil... Sa pagkukwento ni Kuya Marcelo, naibahagi nito ang kanyang pagkahilig sa pagbubutikting ng mga gamit mula pa noong bata pa siya. Likas na daw ang kanyang pagiging curious at mausisan nito sa mga bagay-bagay, partikular kung paano gumagana ang isang makina ng motor. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi nito natapos ang pag-aaral hanggang sa pagbibinata nito, nauwi na lang sa pamamasukan niya sa isang talyer bilang mekaniko. At noong nakaipon, ginamit ang naitabing pera ng ibang bansa sa Saudi Arabia. Nag-OFW ito at doon nagkaroon siya ng pagkakataon na mapag-aralan ang hydraulic system sa Riyadh. May nakilala siya dito at naging kaibigan at parehong may hilig din sa pagtuklas sa mga alternative fuels. Naipahiram sa kanya ang isang libro na mula sa India. At ang libro na ito ay naglalaman ng mga impormasyong tumatalakay sa paglikha ng mga alternatibong paraan upang mapaandar ang makina. Isa na dito ang potensyal ng water fuels. Bagamat ayon sa ilang pananaliksik, ang water fuels ay maari at mabisang gamiting emergency fuel at walang kakayahang magpatagal ng buhay ng makina dahil ang tubig ay prone to corrosive properties. Ang lubricant property, lalo pat ang potassium hydroxide ay ginamit bilang catalyst, kahit hydrogen ang ginamit bilang combustion property. Masasabing ang proseso nito ay mangangailangan ng mas mahabang mga segundo na chemical reaction kumpara sa regular na gasoline combustion. Mangangailangan din ng ilang minuto para sa chemical reaction upang makagawa ng panibagong enerhiya at mai-convert bilang electric source na mula sa mga electrolyte upang buhayin ang isang makina. Ang water fuels ay hindi totoong gasolina, kundi ang hydrogen na naibukod mula dito ang totoong nagpatakbo sa karburator ng isang motor. Pinawalan yung under. Mato yung tingog. Tistingag pa nagan. Tubig, regamit, susundoy. Why gasolina ka yan eh? Kung bigyan ka ng pagkakataon na i-convert yung motor mo, papayag ka? Talagang papayag ako dahil wala ka ng gasolina magagamit eh. Tubig na lang. Bagamat naging popular ang hydrogen noong 1900 hanggang 20th century, ito ang mga panahon na inakala ng mga bisyonaryong siyentipiko at eksperto na mabuti ang hydrogen at ito ang magiging revolusyon tungo sa landas ng clean energy. Hindi ito natupad dahil sa hamon ng infrastruktura. Ang mataas na costing nito ang pumigil sa pagunlad ng development sa ideya na ito. Ang mga production at manufacturing ay napakakomplikado. Ang pag-iimbak at transportasyon ang pumigil sa hydrogen fuel cells para mai-adapt ang teknolohiya at gawing komersyal ang distribusyon nito, lalo na sa mga sasakyan. Today, the race to develop the fuel cell car is over. Now, we begin the race to lower the cost. Para naman sa mga pabrika at industrial applications, praktikal lamang ito kung may kakayahan itong suportahan ang magastos na maintenance sa infrastruktura nito. Higit na mas magarbo at magastos ang hydrogen fuel cells kaysa sa isang traditional pang solar grid panels na maaari ding magpatakbo ng isang sasakyan o iba pang existing forms of energy. Habang ito ay sinikap na ireforma ng ilang siyentipiko, may mga matagumpay na pananaliksik sa mas pinasimple at mas murang approach upang maihiwalay ang hydrogen at maikabit sa karburator ng motor at mapatakbo ito. Gayunpaman, walang malinaw at eksaktong presyo kung magkano ang magagastos sa mga prototype converters na mga ito. Sa mga nakalipas na panahon, hindi iilan ang sumubok sa mga impensyong ito. Sa ating mga Pinoy, hindi ito nakakaligtas sa pagsusuri ng mga institusyon,
mangangalaga sa mga inventor na nakakapag-develop nito. Ang kakulangan ng suporta at katiyakan sa seguridad ng mga aparato, pangampang ito ay mannakaw, ang isa sa pangunahing takot ng mga inventor o kaya naman ay banta sa buhay dahil peligroso ang mga ganitong uri ng imbensyon para sa mga mayayamang may-ari ng negosyo sa langis at gasolina. Idagdag mo na din ang katotohanang bilyong-bilyong buwis ang nakukubra ng gobyerno mula dito. Sinong pinuno ang mga angahas na baguhin ang lumang sistema para sa bagong ideya na mas murang gasolina? Maraming lumalapit ho at mayroon din mechanics pumunta sa akin dahil gusto rin niya yung motor niya gawing tubig. Tinanggihan ko sila dahil alam ko namang kontra sa gobyerno yung ganyan kasi siyempre ang tax ng government natin nanggaling sa malaking kumpanya ng langis. Sa usaping pang-ekonomiya, minsan kahit makakabuti sa kalikasan, kung makakasira naman sa industriya, laging mas matimbang kasiyahan para sa bulsa at kung ano ang dati nang tinatangkilik pa. Marahil isa nga ito sa dahilan kung bakit hanggang ngayon ay pang-personal na lang naggamit ang mga imbensyong ito at hindi talaga nakakarating sa merkado. Wala din akong planong ibinta, basta ano lang, kung anong natutunan ko, sa akin lang talaga. Si Kuya Marcelo ay isa na namang mukha ng pagkakataon at mga tsansa sana nabaguhin ang mundo. Sa pamamagitan ng mga imbensyong ito at hangaring mga nabuo, inabot na ito ng dekadang eksperimento. Matapos itong umuwi mula sa pangingibang bayan, ipinagpatuloy ang eksperimento hanggang sa wakas ay maperpekto ito. Kung ano man ang natatanging kaibahan nito sa mga nauna nang naimbento, kung ito man ngayon ay kaya nating lumaban sa mga emperyong ipinungla ng mga bilyonaryo. Kung si Kuya Marcelo ba ay handa sa uri ng digmaan na laging talo ang kulang sa ayuda ng gobyerno. Sana hindi sa pagkakataong ito dahil ang ating bansa ay dati naman nang wala at wala naman nang mawawala pa dito. Bakit di natin subukan? Baka sakaling may magbago. Mula sa ating mga nuclear na pasilidad, mga kanyang pantigma na dati naman nang meron na at tayo ay may kakayahan ng gumawa ng mga makabagong armas kahit noong una pa. Nakakapanghinayang at nakakalungkot lang. Wala na halos mga natirang magagaling na siyentipiko sa ating bansa dahil sa kakulangan ng tulong at moral na suporta. Kung bukas may bagong gamot sa sakit na malala o lunas sa kinatatakutang pandemya, malamang hindi rin ito mapansin dahil ang buong mundo ay napakababa ng tingin sa mga Pilipinong siyentipiko. O kung may katotohanan man sa mga imbensyon na nagagawa ng mga Pinoy tulad ni Kuya Marcelo, sana ay maging tulay ang mga programa na tumutuklas at nagkukwento nito. Maumpisahan pag-aralan at maibigay ang karapat-dapat na parangal sa mga taong nagpursige para malikha ito. Sa iyo, Kuya Marcelo, saludo ang bayan sa iyo. Sana ay dumami pa ang katulad mo. Kung dumating man ang panahon na handa na ang mundo sa mga tuklas mo, walang maiiwang sikreto. Pero tila ang kapalaran ay hindi ba handa sa mas mura at mas malinis na uri ng mundo. Ang bawat pinto at pagkakataon ay tagling sumasara dahil sa takot na hindi matanggap ito o dahil hindi pabor sa ekonomiya ng tao. Ano pa ba ang silbi kung bakit tayo nabubuhay sa mundo? Bakit tayo narito? Pera na lang ba ang pwedeng magpaikot dito? Kung sa bagay, ang pera nga naman talaga ang nagpapaikot sa ating mundo.